Masayang hanap buhay. Masayang buhay at kabuhayan sa mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-usapan po natin, bakit? Bakit ho mali ang mga financial statement nyo as far as taxation is concerned? So makinig ho kayo sa akin, ile-lecture ko sa araw yung pito. Ha? Pitong ipinag pe-present sa inyo ng BIR ko ano gagawin nyo. Meron ho kasing rule ang BIR para dyan. At kadalasan po itong rule na to ay hindi ho pinapansin ng ating mga CPA, hindi ho pinapansin ng ating mga bookkeeper. So kayo pong mga taxpayer na nanonood sa at nakikinig at nanunuri po, suriin yung maigi. Ito po yung rule na sinasabi ng BIR. Number one, ito pong RR7-2007. Madadownload ho niya sa BIR website. Okay? Number two is ito pong RR8-2007. At yung pangatlo po ay RR... Hindi ho yan 15. Ito ho. RMC22-2004 at yung huli po ay RR3-2010. Related ho ito lahat sa financial statement. At sooner or later po, gagawa ho tayo ng mga pagbubunyag at clarification pagdating ho rito sa financial statement. Okay, so yun ho yung magiging trabaho ko sa inyo. Series ho ito. At ito po ay paglilinaw at pagbubukas kaisipan. Kailangan ho kayong mga presidente ng kumpanya, kayo pong mga may-ari ng company, kayong treasurero, kayong mga stockholder, buksan po ninyo yung mata ninyo at i-open ho ninyo sa mga changes na nangyayari ho sa taxation. Ang SEC ho at ang Cooperative Development Authority, hindi naman ho yan magpapakulong ng members o magpapakulong ng director or stockholders. Hindi ho. Ang nagpapakulong lang ho ay yung BIR. Napansin nyo ba yung commissioner natin? 700 po mahigit yung kakasuhan daw dahil nagbebenta ng sigarilyo at alak na hindi nagbayad ng excise tax. So kung mahusay ho yung bookkeeper ninyo, mahusay ho yung CPA ninyo, sa kanila pa lang malalaman nyo na meron ho kayong ginagawang mali. Ibig sabihin lang, yung mga CPAs ho ninyong hawak, hindi ho nakakatulong. Okay? So, kayo naman mga CPA, sumali ho kayo sa aking organisasyon, kayong mga bookkeeper. Pag-aralan natin yung taxation at matuto tayo sa pag-aaral natin. So, ang una na pag-uusapan ho natin dito. So, i-combine ho natin yung sinabi ko sa inyong mga rule. So, ang unang rule na sinasabi ng BIR, at ito po ay laging nasa kanilang BIR deficiency tax assessment. At pag wala ho ito sa inyong financial statement, meron ho kayong deficiency financial statement. So, ito ho yung buod. Sabi ng BIR, the Philippines adopted the International Financial Reporting Standards. As the Philippine Financial Reporting Standards. So, copy-paste. Kinopya sa international, ginawang Philippines in 2005. Individual taxpayers, not just corporation, must also use account prescribed by regulatory agency. Ayun. So, tinuloy niya. So, ibig sabihin, sabi ng BIR, ito yung gagamitin mo. Okay? Galing yan sa Philippine Financial Reporting Standard. O ngayon, ituloy natin yung sinasabi. Yun yung number one. Number two, sabi ng BIR, the Accounting Standard Council, yun ho yung nasa PRC, Professional Regulation Commission, regularly adopts generally accepted accounting principle, bago na ho yun, PFRS na ngayon, and generally accepted auditing standard, Philippine PS na ngayon, Philippine auditing standard na ngayon.
for recording transaction and preparing financial statement. Ganun ho yung pagkaka-statement ng BIR. Recording transactions and preparing statements. Gusto ko lang liwanagin yung ginagawa ng Accounting Standard Council daw ay para sa recording ng transactions. So, ang transactions, para ho yung ingredient ng pagkain, pag-usapan natin, karne. Diba? Ang karne, pwede siyang maging ingredient ng pizza. Ang karne, pwede siyang maging ingredient ng hamburger. Ang karne, pwedeng ingredient ng ramen o ng pansit. So, yung SEC, imaginein mo, ang gusto niyang kainin ay pizza. Yung management, stockholders, ang gusto niyang kainin ay hamburger. Ang BIR, gustong kainin o umigop ng soup, kaya ang order niya is ramen. So, kayo ho yung master chef o yung cook tagaluto ng ano? Ng transaction. Kayo ho yung substance eh. Oo. So, kung kayo yung substance at o-order yung SEC, sabi niya, o ng Cooperative Development Authority, gusto ko ng pizza. Ibibigay mo ba hamburger? Sabi ng management, gusto ko ng hamburger. Ibibigay mo ba pizza? Oo. Ibig kong sabihin, sa isang transaction, maraming may gustong, may maraming iba-ibang end product o end result yung makukuha ninyo. Okay? So, yun yung sinasabi ng batas. So, sinasabi ng BIR, sumunod ka. Sumunod ka sa PFRS, sa transaction at sa prepare ng financial statement. Okay yun. Susunod tayo kasi yun yung utos eh. So, meron siyang ikatlong utos. Babasahin natin yung ikatlong utos. Specific account titles. Ang pinag-uusapan, accounting title, accounting name. Okay? Are a requirement. Kailangan daw meron kang accounting name or accounting title. Okay? Kumbaga sa movie, paano ka manonood ng isang movie sa Netflix na hindi mo alam yung title? Malilito ka. Ganun din sa paggawa ng transaction, pagre-record ng transaction, kailangan mo ng accounting title. Sa pagre-report sa financial statement, kailangan mo ng accounting title. So, ang sinasabi niya, kailangan kang may accounting title. At ang accounting title na to must be aligned with Philippine Financial Reporting Standard. Okay? Sino may gawa? Accounting Standard Council daw. Ang bagong pangalan is Philippine Financial Report Standard Council at saka Philippine Accounting Standard PAS. So sabi diyan, yung accounting title mo must comply with regulatory agencies binanggit ng BIR. O sino-sino yung mga regulatory agency? Number 1, SEC. Number 2, Bangko Sentral ng Pilipinas. Number 3, Insurance Commission. Number 4, Department of Finance through the Bureau of Internal Revenue. Ibig sabihin ng Department of Finance, nire-require ka namin, sabi ng Department of Finance, na gamitin ang specific accounting title na naka-align sa Philippine Financial Reporting Standard. Okay? Pero, sabing ganon, pag yung accounting title mo, ito naman yung rule na step number 4, GAAP, GAAS, Generally Accepted Accounting Principle, GAAS, GAAP, Generally Account Auditing Standard, PFRS, Philippine Financial Reporting Standard, can sometimes differ from the National Internal Revenue Code of 1997 tax code provisions, causing discrepancy. Pag may discrepancy, merong mali. Merong disagreement. Kumbaga sa mag-asawa, merong hindi pagkakaunawaan. Kaya may discrepancy. Ang discrepancy, nagbibigay ng lamat. Kumbaga, meron kayong baso, makikita nyo yung lamat sa baso. So, discrepancy yun. Ibig sabihin, kung gumagawa kayo ng baso, reject yun. Reject. Ha? Tapon, basura, discrepancy.
Sabi, pag merong discrepancy, sabi nga nun, discrepancy can occur between financial accounting and tax accounting due to differing rules on transaction recording. Doon sa umpisa, sinasabi ng BIR, i-record mo yung transaction based sa PFRS or Generally Accepted Accounting Principle. Pero, sabi niya, may exception to the rule. Ano yung exception to the rule? Kung yung PFRS mo is contrary sa tax accounting, sabi ng BIR, yun yung ginamit niyang term, tax accounting. Tapos, ang gamit niyang term para sa PFRS ay financial accounting. So, ibig sabihin, may dalawang klaseng accounting ang naiintindihan ang SEC, ang CDA, ang BSP, ang Insurance Commission, ang Department of Finance. Ibig sabihin, alam nila from the very beginning na ang financial accounting at ang tax accounting ay hindi parehas. Maaring magpinsan sila. Pero yung nanay ay hindi kamag-anak nung nanay nung kabila. Yung nanay nung kabila ay BIR. Yung nanay nung kabila ay SEC. Pwedeng mangyari yon. So, financial transaction pa rin yung ginagamit natin. Financial recording pa rin yung ginagamit natin. Pero, sabi ko nga, kung ang order ng SEC ay pizza, bigyan mo siya ng pizza. Ibig sabihin, gamitin mo yung rule o ingredient na pinare-require sa'yo ng SEC na gamitin. Wala hong problem doon. Ngayon, pwede ho bang ipakain ninyo sa BIR yung pizza? Ang order ng pizza ng BIR is ramen. Hindi pwede. So, gagawa ka based doon sa existing records mo ng ramen. I-interpret mo ngayon yung ingredient mo, halimbawa karne, into ramen. Okay? Para makain ng BIR. So, susunod ngayon tayo dun sa sinasabi ng BIR, rule number 5. A definitive rule has been issued, nag-issue raw yung BIR, to address differences between tax code rules and the ASC-approved GAAP, GAAS, PFRS, PAS. So, nag-issue raw yung BIR. So, may tatlong rule yung BIR under ano yung definitive rule. Sabi ng BIR, pagdating sa record, records should facilitate BIR auditors. Ibig sabihin yung mga revenue officer na may hawak na letter of authority. Ibig sabihin ng auditor yung mga revenue officer na may hawak na mission order. Ibig sabihin ng auditor yung mga revenue officer na may hawak na tax verification notice. Ulitin natin, records, ibig sabihin yung transaction nyo, yung resibo ninyo, yung voucher ninyo, records. Records should facilitate BIR auditors' understanding of differences and reason behind them. Kailangan nyo raw explain yung pagkakaiba. So, ang recommendation ko dito, sa umpisa pa lang, naka-explain na. Kasi ang trabaho ng mga bookkeeper, interpretation of transactions, of the transaction of a business entity. So, kung yung bookkeeper o yung CPA hindi marunong umintindi, mali na kagad ang financial statement. So, ang umpisa ho dyan, since ang pinag-uusapan natin ay interpretation, very important na yung accounting names na nire-require ng BIR. Wala ho akong disagreement dun sa nire-require ng SEC. Kasi ang expertise ko ay BIR. Okay. So, ito ho yung mga nire-require ng BIR. Pag ginawa ho niyo yan, walang discrepancy, sabi ng BIR. Pag ginamit mo yung accounting names with definition, wala hong discrepancy, sabi ng BIR. So, kung walang discrepancy, ano benefit? So, ang benefit nun, yung letter of authority is no longer necessary. Ibig sabihin, kapag nakita ng BIR yung iyong financial statement na naka-align sa tax accounting rule, ang probability
na hindi ka ma-issuehan ng letter of authority ay mababa. 'Di ba? Ay mataas pala, sorry. Ang probability na hindi ka ma-issuehan ng letter of authority, mataas. O ang probability na may issue ka ng letter of authority, sabihin natin 5%. 5% lang. Pero yung probability na hindi ka ma-issuehan, nasa 95%. O ano maganda? 'Di ba? Hindi ka ma-issuehan, 95%. Ibig sabihin, gumamit ka ng record, sabi nga, hindi ako nagsasalita, ang BIR. Ah, gumamit ka ng records na naiintindihan ng BIR. Bakit? Sinasabi niya indirectly, yung records na financial accounting, hindi namin naiintindihan. So, kung hindi namin naiintindihan, hindi namin naman sinasabi na huwag mong gamitin. Ang sinasabi namin, yung records na hindi namin naiintindihan, huwag mong gamitin sa amin. Yun ang sabi ng BIR. So, records. Susunod na sinasabi ng BIR na sinasabi nilang definitive rule, returns must align with tax code provisions and rule. And taxability of income and deductibility of expenses are determined strictly by the tax code. So, maliwanag na sinasabi, pag nag-i-interpret ka, sir, huwag ka munang gumamit ng financial accounting kasi hindi naman SEC ang kausap mo. 95% ng buhay mo, ang kausap mo, BIR. Mga CPA, makinig kayo. Okay? Mga bookkeeper, makinig kayo ngayon. Ang BIR lang ang nagpapakulong ng taxpayer. Sooner or later, ipakukulong kayo ng BIR because hindi kayo sumusunod sa sinasabi nilang definitive rule. Ibig sabihin, ito yung fixed rule para dito. So, kung gagawa ka ng return na hindi ka naman pwedeng gumawa ng return na hindi man gagaling sa records eh. So, kung yung records mo ay financial, ibig bang sabihin, yung records mo ay tax basis? Hindi. Hindi. Hindi pwede maging tax basis, never ang financial records. Ha? Lalong-lalo na yung ginamit mo financial accounting. Eh, meron na ngang sariling accounting ang BIR at ito ay kinonfirm ng Supreme Court natin sa kaso ni Lancaster versus BIR and BIR versus Lancaster. Maliwanag na sinasabi ng Supreme Court doon, ina-appreciate namin na gumagamit kayo ng financial accounting, ng managerial accounting, pero pagdating sa BIR at Department of Finance, walang pwedeng gamitin kung hindi. Ayun, tax accounting. Pangatlo, ang sinasabi ng BIR is financial statement attached to annual income tax return or annual information return para doon sa mga tax exempt. Must clearly describe account transactions. Maliwanag yung sinasabi. So, ang ibig lang sabihin ng BIR, i-define mo sa amin yung pang-value-added tax accounting. I-define mo sa amin yung pang-withholding tax accounting. I-define mo sa amin yung pang-income tax accounting. Yung tatlong klase ng accounting na yun, ang gusto nilang makita sa loob o content or contents ng financial statement mo. Ang tanong is, ano ingredient ng financial statement mo ngayon? Kung wala yung tatlong yun as part of ingredient ng financial statement mo, may mali na kaagad sa financial statement mo. Okay lang, magdagdag ka. Gawin mong 60 pages yung financial statement mo o 100 pages yung financial statement mo. Kahit gawin mong ganun kadami at wala pa rin yung hinahanap ng BIR. Again, description daw ng account transactions. Anong ibig niya sabihin? Accounting names with definition. Kung wala yun, edi mali na kagad ang financial statement mo. At ito yung last, pampito, na sinasabi ng, pang-anim pala. Yung pang-anim, to avoid conflict, sabi ng BIR, it's crucial to systematically reconcile this discrepancy. Gumamit ka ng financial accounting. Okay sa kanila. Sabi, systematically reconcile yung difference between financial accounting and tax accounting. Taxpayer
Oh, utos to. Taxpayer are required to keep books that show reconciling items between financial statement figures and the income tax return. Kasi payag naman sila, gumawa ka ng na financial statement na based sa financial accounting, may reconciliation lang. Ang tanong, sir, meron ka bang reconciling books of accounts para sa financial statement mo na based sa PFRS at sa income tax return mo na based sa tax code? Ibig lang sabihin, idodrawing ko lang. So, gumawa ka ng financial statement mo. Ayan. May financial statement ka. Bago ka pumunta sa income tax return, meron kang reconciling item dito. Yan dito. At yan ay nasa books of accounting entries. Okay? So, kung wala kang books of accounting entries, edi mali na kagad yung ano mo, financial statement mo. Because, dinirecho mo yung financial statement mo papunta doon. Ang utos, magkaroon ka ng reconciliation dito muna bago pumunta doon. Hindi ka pwedeng dumiretso doon. Kasi sabi nga ng BIR, may disparity yung financial statement mo sa gusto namin. So, pag hindi mo ginawa yun, meron kang deficiency income tax. Kaya nga lagi kong sinasabi, matututo kayo sa mga BIR assessment kasi nandoon yung sekreto paano gumawa ng tamang financial statement para sa consumption ng mga BIR auditors o revenue officer. At ang huling nire-require ng BIR is in case of differences between tax code provisions and GAAP, GAAS, PFRS, PAS, the tax code shall prevail or tax code takes precedent. Bakit? Kasi ang batas is higher than standards and principles. Ang batas is pundasyon nating lahat. Ngayon, kung hindi ka gagamit ng tax accounting, meron ka kasing right to use tax accounting, dinisregard mo, winnave mo yung right mo to use tax accounting. Kaya ang financial statement mo mali, kaya ang financial statement mo ang nagbibigay sa'yo ng napakalaking deficiency tax assessment. So ngayon, sabihin mo sa bookkeeper mo, sabihin mo sa CPA mo, kung ikaw yung presidenteng nanonood sa akin ngayon, pag-aralan nila yung rule na binanggit ko sa umpisa. Okay? So, may mang, ang technique ho kasi gumawa kayo ng manual ninyo para ho sa operations, management, and development. At para ho sa mga accountant, gumawa kayo ng manual for tax bookkeeping or BIR compliance. Yan lang po ang panlaban ninyo sa mataas na BIR Deficiency Tax Assessment. So, abangan ho ninyo yung susunod nating video para ho sa mga financial statements at makagawa ho kayo ng tama at napapanahong financial statement. So, with that, huwag nyong kalimutan na gamitin po at i-exercise ho ninyo yung inyong karapatan or rights. Napakadaming yan. So, sa susunod po, panoorin ho nyo yung video tungkol ho sa bookkeeping, BIR assessment, at doon po sa paggawa ng tamang financial statements. With that, peace and happiness be with you, and masayang hanap buhay, masayang buhay po para ho sa lahat ng Pilipino. Marami pong salamat.